nananatili pa rin nasa low risk ang Metro Manila. Pero ayon sa Health Department, posibleng tumaas ang COVID-19 cases pagdating ng Agosto. Paliwanag ng kagawaran, bumababa na kasi ang immunity ng publiko. Si Naomi Tiburcio sa detalye. Rise and shine, Naomi. Pinangangambahan ang muling pagtaas ng severe at critical cases ng COVID-19 sa darating na Agosto. Sabi kasi ng Department of Health, maliban sa pagkakatala ng karagdagang kaso ng Omicron subvariant sa Pilipinas, bumababa na ang immunity ng publiko. Magkakaroon po tayo ng pagtaas ng pagkakaospital pagdating ng mga August of this year. And this would be around 4,800 plus, which is much more, no? Mas mataas po ang hospitalization na projected na ito kaysa nung nagkaroon tayo noong Delta variant. Marami pa rin kasi ang hindi pa nakakakuha ng unang dose ng booster shot. Sakali mang mangyari ang projection, ang mga senior citizen at mga may comorbidities ang may mataas na tsansa na mabiktima nito. Nagsisimula nang makita ang pagtaas ng kaso sa mga datos. Kahapon inanunsyo ng DOH na 11 syudad sa Metro Manila ang nakapagtala ng pagtaas ng COVID-19 cases. Ito ay ang Makati, Paranaque, San Juan, Mandaluyong, Muntinlupa, Las Piñas, Pasig, Manila, Quezon City, Marikina at Valenzuela. Paliwanag ng DOH, tumaas ang kanilang 1 at 2-week growth rates. Pero kung pagbabasihan ang kanilang case count, average daily attack rate at bed utilization rate, nananatili itong mababa. Sa ngayon, low risk pa rin ang Metro Manila. Hindi pa siya that significant because we are not seeing yet, no, yung translation niya dito sa pagtaas ng admissions nor sa mga severe and critical cases. Ang nakikita natin ngayon, most of the infections are mild and asymptomatic. Sinigundahan nito ng Private Hospitals Association. Ang ating pong mga hospital utilization rate dito sa ating mga private hospitals, hindi po ganun kataas pag COVID rates po, sa mga COVID cases. Right now, yung dumadami po sa amin are the non-COVID cases. Inanunsyo ng IATF na alert level 1 pa rin ang Metro Manila hanggang sa katapusan ng Hunyo. Ganun din ang nasa mahigit 200 probinsya, syudad at munisipalidad. Habang nasa alert level 2 o mas mataas sa alert level ang mahigit 30 lugar na ito. Batay sa alert level decision matrix, isa sa ilalim lamang sa alert level 2 ang isang lugar kapag tumaas na sa moderate ang kanilang risk classification o utilization rate. Sabi ng isang business group, hindi na dapat ikabahala ang COVID-19 dahil mild na lamang ang sintomas nito. Pero sabi ng DOH, hindi dapat magpakampante dahil sa lumalabas sa mga subvariants ng Omicron at ang bumababang immunity ng publiko. Para maiwasan ang pagsipa ng severe at critical COVID-19 cases, sabi ng DOH, magpa-booster shot at mahigpit na sundin ang minimum health protocol gaya ng pagsuot ng mask. Naomi Tiburcio, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.